Tidal Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, May 15, 2024. Umiral po sa ating bansa ngayon yung shilay na posibleng magdala po yan ng pag-ulan sa extreme northern Luzon at northern Luzon. At habang yung easterlies naman ay umiral sa may Metro Manila, Bicol Region at maging sa Visayas. Yung minomonitor naman natin low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ito nga po hanggang bago magkatapusan ay almost stationary nga po itong posibleng papasok nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility as low pressure area ayon po yan sa latest update ng European Center. Sa ngayon muna, yung mga lugar na makakaranas ng pag-ulan, dito nga po sa may parte ng extreme northern Luzon, asahan natin meron tayong mga pag-ulan dyan. Sa may parte naman ng central Luzon, makulimlim na kaulapan at maging sa may parte ng Metro Manila. Asahan naman natin dyan yung localized thunderstorm. Dito naman po sa may parte ng Mindanao at ilang bahagi ng Bisaya, lim din po ng kaulapan. Pagdating naman po ng alas tres ng hapon mamaya, asahan natin may chance ng pag-ulan sa may parte pa rin po ng western section naman ng Luzon. Kaya iba yung paghahanda nga po sa ating mga kababayan sa mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Bunsod po yan nung shear line na nakaka-apekto ngayon sa may parte ng Luzon. Sa may parte naman ng Mindanao ay makulimlim na kaulapan ang posible nating maranasan. At hanggang alas 6 nga po ng gabi ay mararanasan nga natin yung mga biglaang pag-ulan sa may parte pa rin po yan ng halos sa buong Luzon. Hanggang alas 7 ng gabi, alas 8, hanggang may mga 9, may mga tsansa pa ng pag-ulan. Pagdating po ng alas 10 hanggang alas 11 ay may mga pulupulong pag-ulan na lamang po tayo. Pero yung eastern section naman ng Luzon, may mga tsansa pa rin ng pag-ulan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po May 16 makakaranas pa rin ng shear line ang parte ng Luzon, kaya may mga chance pa rin po makakaranas ng mga pag-ulan niya na bukas. Habang ito nga pong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay mananatiling stationary. Pagdating naman po ng May 17, mananatili nga po na magpapaulan dito nga po sa may parte ng Luzon. Magkakaroon naman tayo dyan ng frontal system at yung low pressure area nga po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay almost stationary pa rin po. Dito nga po yung shear line natin ay tuloy-tuloy po yan na magpapaulan sa may parte ng extreme northern Luzon at northern Luzon. Pagdating naman po ng May 18, asahan po natin may mga chance po ng mga pag-ulan ng eastern section ng Luzon at dito nga po posibleng mawala bahagya yung shear line natin dyan, at habang yung low pressure area po ay stationary pa rin sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po May 19, dito magkakaroon nga po tayo ng possible sama ng panahon sa may eastern section naman po yan ng Taiwan, pero ito naman po ay paangat patungong Japan, at habang stationary pa rin po yung low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng May 20, ito po stationary pa rin po, mapapansin natin stationary pa rin yung sama ng panahon sa labas ng ating bansa. Habang mapapansin nyo nga po yung hangin na nanggagaling na nga po dito sa may parte ng India at ng Vietnam, ito na nga po yung posibleng habagat ay unti-unti na nga pong iihip. Pagdating naman po ng May 21, ito pa rin po low pressure area sa labas ng ating bansa ay almost stationary pa rin habang magkakaroon tayo ng mga pag-ulan sa parte ng Mindanao at eastern section ng ating bansa.
Pagdating naman po ng May 22, ito nga po no, ay dahan-dahan ng kikilos, paangat. At pagdating naman po ng May 23, ito nga po ay nasa eastern section ng Visayas. At pagdating naman po ng May 24, ito po ipapasok ng ating Philippine Area of Responsibility as low pressure area. Sa ngayon nga po, makikita natin sa bagong nilabas na advanced weather forecast ano ng European Center ay bumaba yung chance niya no na maging isang bagyo. As of now, as low pressure area, papasok pa po yan sa ating bansa. Pero, inulit nga po natin, dahil mahaba pa nga yung range ng ating advanced weather forecast, malaki pa rin po ang posibilidad na magbago nga po itong minomonitor natin na posibleng sama ng panahon na posibleng makapekto sa ating bansa. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is advanced prediction lamang po yan ng European Center. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga po natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.